What's up? Kamusta mga kaigan? Day 2, nandito tayo sa Baguio ulit. Sa teacher's camp na tayo ngayon mga kaigan. Handa ka na ba, babe? Yeah, handa na. Mariwarin mga kaigan, di pa ako nakakamubuan sa nangyari kahapon. Ito naman, paribagong araw na naman, paribagong kalokohan na naman to. Kung bago ka pa lang sa aming channel, welcome sa pamilyang Mandirigma. I-subscribe nyo yan mga kaigan nyo. So yan mga kaigan, dito sa teacher's camp, meron tayong bad news and good news. Yeah. Una na yung bad news, syempre mga kaigan. Bad news is bawal mag-video dito sa labas. Yes. Dun sa loob ng teacher's camp, prohibited mga kaigan. At sinubukan lang yung paalam kanina kung pwede. Bawal talaga siya. So, irerespeto natin yun mga kaigan. Pero may good news tayo! Kung bawal mag-video, pwedeng mag-picture. I-picture na natin mga kaigan yung mga nakakatakot na spot dito mga kaigan. Malay nyo, may makita tayong multo dito. Kagaya na natin! Oh, hindi siya natakot. Nakita ko sila sa bunganga. Tapos may na yan. So yun mga kaigan yan. Handa ka na ba babe? Go! Ito na mga kaigan. Wala nang atrasan to. Kapakalaki ng teachers camp mga kaigan. Iba-iba yung pwesto niya. Para kasi camp nga naman mga kaigan. Hindi siya... Maraming na-camping dito. Natutulong. Meron din dito. Tapos pupunta natin lahat ng nakakatakot na spot dito mga kaigan. Pipicturean natin. And then i-review natin siya mga kaigan mamaya. Pag uwi natin sa Maynila. Titignan natin isa-isa mga kaigan kung may nakita pa tayo. O wala. Hopefully wala. Dahil baka di na ako makatulog talaga. Alam niyo mga kaigan, di kami nakatulog na maayos kagabi. Siya, ang likot niya. Sobrang feeling daw niya may bubulong sa kanya. Oo, Diyos ko po, Day. Diyos ko po, Day. Day? So yan mga kaigan, without further pikinigdo, tatakpan muna natin itong camera, sorry. And magpipicture na kami dyan sa labas. Kita-kita tayo mamaya. Isang daang taong gulang na ang teacher's camp mga kaigan. And pinunta na agad ni Maring Camille to. Yan, aura-aura kami dalawa doon. Pero syempre, pinaks muna siya. Bago namin simulan to. Tumingin-tingin kami sa paligid mga kaigan. Napakaraming gusali pala lang nandito. Iba't ibang dormitoryo. At may nakatama yung dalawang bata doon. Yan, nakisali muna kami. Tingin niyo yung mukha ni Camille. Parang tatagaw. Nag-selfie muna kami sa kanila mga kaigan. At nagtanong-tanong kung ano yung pinaka nakakatakot na spot. Yan, dumiretso kami doon, papasok doon sa teacher's camp. Nung paglakad-lakad namin eh, parang napakahaba na dinadaanan namin and medyo nakakakilabot dahil pag nakatingon ka sa gilid mo mga kaigan eh, iba't ibang bintana ang walang tao sa loob, pare-parehas ng bintana, pare-parehas madilim, pare-parehas parang meron nakatingin mga kaigan yan, mga nakabukas ng bintana dyan. Hindi na namin sinubok tignan maigi mga kaigan, pero pinicture na namin para kayo na lang ang tumingin. Talasa ng mga mata, talasa ng mga ngipin. Hindi, nakita kami doon ng isang kwartong bukas and may bata doon sa loob. At sinabi doon daw sila natutulog and nakakatakot daw doon mga kaigan kapag alas 12 na ng gabi. Lalong-lalo na sa CR, may mga nagpaparamdam daw. And dyan meron kami mga nakikitang kubong madidilim na kung saan hindi natin alam kung na meron dyan. Mga bintanang nakabukas na naman. Mga bintanang hindi natin alam kung may nakasilip ba o wala. Yan, tinuloy namin ni Maring Camille ang paglalakad namin. At pagtitingin sa iba't ibang bahay na naandun. Madidilim na bahay. At meron kami isang nakitang bahay doon sa likod ng isa pang bahay. Yan, tinignan namin maigi. Yan, nakakatakot pag tumingin ka sa kaliwa mo eh, no? May panibagong bintana na naman. Yan, tinitignan namin maigi. At may tao doon sa isang bintana. At sumigaw siya ng walang multo dito. Wala nga naman. Kasi kung sina nga naman yon, doon sila ng mga nagluluto. So lumipat kami and nakita namin itong isang malaking building na isang malaking bahay na to na kung saan hindi kami pinatuloy dyan dahil may nagbanta sa amin mga kaigan na meron daw sinapian doon at delikado na kung pupunta namin to. So dito nagtatapos mga kaigan ang ating kwentuhan sa teacher's camp. Kung gusto nyong pumunta eh, bahala na kayo sa buhay nyo.
mga kaganyan, nandito na kami ni Maren Camille sa Maynila and home sweet home. Ano bang masasabi mo sa experience natin sa Baguio? Masaya, nakakatakot na, nakakatuwa, nakakatae. And dyan mga kaganyan, maraming salamat dyan sa mga taga Baguio na mainit na pagtanggap sa amin. And thank you so much sa mga nagpa-picture na enjoy namin yan. Alam nyo yun mga kaganyan tipong ano, nagpa-bike kami dyan sa park sa Arvin? Buram? Burn, ha? Ah, burn. Nagpa-bike kami doon. Tapos may mga mandirigma doon na nag-bike din. Tapos sinusundan kami. Tapos nagpa-picture, no? Kasi ano, nagsusuruan kami. Oh. Sa mga dinakayin din na suruan, it's a Nueva Ecijan term na nagkakabungguan. Nagkakabungguan sila. And may mga bigla-bigla sumusulpot na pa-picture. Kala namin, masasagasaan na namin. Pero wala silang pake. Pero eh, ang nakakatawa doon, di ba? Ang nasa isip na lang nila is makapagpa-picture, di ba? Kasi parang, ito na yun eh, time na to eh. Minsan lang mapunta Jamil dito eh, no? Kaya na-appreciate namin, talaga hinihinto namin. From malayo, tinatawag kami. Tumitigil kami sa paglalakad namin para sa kanila. Yeah. Dahil naiintindihan namin yung pakiramdam nyo dahil naging fan din naman kami. Yes. Ng idol-idol din kami. Oh. And na-experience namin yan. Nagsulang ako picture. Nag-ahabol din kami ng mga ano. Yeah. Kaya naiintindihan namin kayo. Never kami mangi-snub sa inyo dahil alam namin kung ano nararamdaman nyo. Oh. And John! Ano mas sayo, babe, doon sa diplomat? Para sa'yo, ano mas nakakatakot? Diplomat o teacher's camp? Feeling ko mas nakakatakot sa teacher's camp. Alam mo ko ano mas nakakatakot? Ano? Ang mawala ko. Line to you! Pero makikita, real talk lang ha. Mas nakakatakot sa diplomat yan sa teacher's camp. Yeah. Pero ako mas nakakatakot ako sa teacher's camp. Bakit? Kasi yun. Kasi! Napiyok! Kasi! Dahil ano makikigan, ba't ka natatakot sa teacher's camp? Kasi nakita ko yung isang bahay doon na nasa dulo. Mm. Kahit may madaming tao, pero puro puno kasi. Ay oo, sabi pa nung bata doon, may sinapian doon. Oo, sabi doon may sinapian. So hindi na namin pinuntahan kasi bawal nga. Bawal din mag-video and ang daming banta doon, di ba? Pero siguro, kaya ako nasa takot sa diplomat kasi napasok ko eh. Kumpara doon sa teacher's camp na hindi namin napasok, na puro picture lang. Pero hindi pa nawawala sa isip ko yung ano, yung word na nagsabi sa diplomat na tama na, na multo. And kung hindi niyo pa napapanood dyan, you better check it out. Yes. Yung vlog kahapon yun, mga kaigan. Sa diplomat naman, siguro pag mas madilim na dilim na, yung mga bandang 10 PM, ganon, siguro talagang, kaya siguro may permit doon. Kasi baka sasamahan kayo ng guard bago kayo makapasok. Kasi hanggang 5 PM lang kayo pwedeng pumasok doon, mga kaigan. And kung gagabihin kayo doon, eh, kinakailangan nyo na ng permit. Yes. Galing sa munisipyo, mga kaigan, para may kasama ka sigurong guard. Oo. Oh. So ayun, di kami nakakuha kasi nga. Baka delikado na rin, ano? Kaya hanggang alasin ko lang. Bawal na yung gabi doon kasi baka may mga mangyaring kakaiba na. Yes. Nakakatakot lang. And John, mga kaigan, sa Baguio, sobrang lamig. Kaya kung pupunta kayo sa Baguio, ay, hindi malamig sa Baguio ngayon. Malamig? Ako dyan, huwag hindi nga ako nakaligo na maayos. Hindi siya gano'n na sobrang lamig. Yung iba nga naka-t-shirt. Sobrang! Yung iba nga naka-t-shirt lang eh. Oh, ikaw nga naka-crop top pa eh. Hindi, pero kapag mga kaganap, napasok ka doon sa diplomat hotel, iba yung lamig, no? Oo. Parang yung, yung lamig kakaiba. Di ba minsan, pag nasa loob ka ng isang bahay na walang electric pan, dapat mas mainit doon. Pero mas lumamig eh. Pagka pinasok mo yung mga kwarto doon, parang sobrang bigat sa pakiramdam. Bigat talaga sa pakiramdam, mga kaigan. And John, kung gusto nyo i-try yung diplomat, teacher's camp, eh, kailangan nyo may kasamang mas matanda sa inyo. Kami, hindi kami pumunta rin, wala kami kasama matanda kasi ayaw kami payagan din, mga kaigan. Kasi delikado nga naman, di ba? And meron kami nakikita, mga kaigan, na pumunta kami sa Lateral White House. Sinubukan namin, mga kaigan. Pero bawal din. Ano siya, mga kaigan? Private property siya. Yes, na bawal talaga siya pasukin. Oh, kahit anong gawin mo. Pero sabi nila doon sa White House is meron daw dalawang mag-asawa. Tapos meron silang katulong na ni-rape. Di ko alam. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Labas ako dyan. Labas ako dyan. Wala akong kinalaman dyan. Eh, sabi lang nila. Yun yung sabi. Yun yung sabi-sabi. Tapos dun daw sa may hagdanan, sa tatlong baitang, andun yung babae. Bahala ka dyan, di ko rin alam yan, ha? Kinikilabutan labas din ako dyan, labas din ako dyan. Hindi,
iniwan sa ere, no? Hindi pa, ganun yung sinasabi nila. Mm. Kasi, syempre, hindi natin alam. Pero nakakatakot. And dyan mga kaigan, ang bottom line, tinry namin pumasok sa White House para sa panibagong content. Pero kaso, may guard doon. Kaya pag-usap kami sa guard, sabi ko, bawal. Kung pwede, bawal daw talaga. Kung picture-picture lang daw sa labas, pwede. Pero bawal pasukin yun, mga kaigan. Pagka, ay, di ba, nag-picture ako sa diplomat. So, ewan ko, doon sa dulong salamin, may mga tao ka sa kabila, pero dito wala. Desinum ko, may nakita kong parang, nakita ka yun! Dalawang bata na mukha. Nakasilip, no? Tapos may matanda sa likod nila na parang pantry. Swear to God, makakatakot. And dyan mga kaigan, yan ang... Hindi namin alam kung mukha talaga, pero nakita ko lang yung parang hulma ng mukha nila na bata. Doon sa may picture mga kaigan. And John mga kaigan, kung gusto nyo may puntahan pa kami, sulitin na natin ito November. Uy, sabi nila sa Pampanga daw may... Oo, meron daw sa Pampanga, nakita ko sa mga comment section, yung abandonadong hospital. Ay, no? Nakakatakot. Hospital, papatuli nga. Ayan mga kaigan, yan hanggang sa muli. Give this video a thumbs up mga kaigan kung na-enjoy nyo. At kung taga Baguio ka mga kaigan, give this video a thumbs up. Sobrang nakatawa sa Baguio kasi may grab. May grab din doon mga kaigan. Nakalibot naman kami ng gabi. And dyan mga kaigan, yan simula bukas mag-shoutout na ulit tayo. Kaya kung gusto nyo ma-shoutout, subscribe mo na yan. Turn on the notification bell mga kaigan at comment nyo sa baba ang full name nyo at abangan nyo na lang bukas ang shoutout nyo. Medyo na-miss ko mag-shoutout ha! Yes! Kaya subscribe nyo na yan mga kaigan at advance, happy 3 million sa atin. Kaya nabahala kung anong pasabog ang gusto nyo gawin natin. Okay. Magbabasa kami sa comment section. Kaya nabahala mga kaigan. At ipopoll namin yun. Ayun! Tiyo na mga kaigan yan hanggang sa muli! Babe, takpal mo! Baka itcha mo na naman! 3, 2, 1! Ah!